ganyan ang sabongero. Tunay na mag-inuko. Magandang araw mga kasabong. Ito na naman tayo muli para sa mga fresh updates dito sa Balitang Sabong. Mga ka-Chicken Talk, bukas na po, September 30, ang Grand Finals ng 2018 World Pit Masters Cup Master Breeders Edition 9 Stag International Derby. Sama-sama po natin tunghayan kung sino o sino-sino ang magkakamit ng kampiyonato. Iniimbitahan po kayo ni Mr. Nestor Oliver Vendeville sa kanyang palaban na gaganapin sa October 6, 2018 sa Inara Sports Arena, ang first annual Oliver Classic 6 Stag Derby ng mga Maginoo. Po hosted by Nestor Oliver Vendeville, assisted by Eric De La Rosa, Kala Duluzong at Chris Llanes. Mapapanood po ito ng live via www.sabongsports.com. Inaanyayahan tayo mga kasabong na sumali sa 2nd Fidel Boy Villanueva 7 Stag Derby President's Cup. Ito gaganapin mula ikatatlo ng Oktubre hanggang ikatatlo ng Nobyembre. Ito ay may 2 million plus guaranteed prize. May entry fee na 8,800 pesos at minimum bet na 5,500 pesos. Magkakaroon ng Blue Blade RJM Super Big Event 7 Stag Derby sa October 21, 2018 na gaganapin sa Galera de Mandaue. Ito ay may pot money na 220,000 pesos at minimum bet na 55,000 pesos. Ito ay hosted by Engineer Sunny Lagon at Mr. RJ Mea. At ipapalabas ito ng live via www.sabongsusugbo.com. At yan po ang mga latest updates para sa linggong ito. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aming mga social media accounts. Ako si Kate Villalon. Magandang araw. Magandang araw mga ka-Chicken Talk. Good morning po sa inyo. Medyo masarap huminga dito sa pwesto namin ngayon. Sariwang-sariwa yung hangin at napapalibutan tayo ng maraming puno. Sabi ko nga dito sa may-ari ng farm, napakaganda ng lugar niya. At nandito po tayo sa bayan ng Tanay dito sa Rizal. At pinuntahan natin yung isa sa mga pinagmamalaki ng bayan ng Tanay pagdating sa larangan ng sabong. At mamaya malalaman nyo kung bakit sikat siya rito. Hindi lang sa mga taga-Tanay, kundi sa yung mga mahilig mag-lakbay, mag-biyahe. Mga turista natin. Yung kanyang yung kanyang restaurant, yun ang pinaka paboritong pit stop ng mga nagba-bike, nagmo-motor, o yung mga nagda-drive dito. Doon sila madalas nagkikita-kita sa kanyang restaurant, ha? Walang iba, ang ating bisita ngayon matagal nang breeder, nag-breed na para sa mga ilang ka-partners niya before. Pero ngayon na tuloy-tuloy na nagbi-breed at isang problema niya palagi ubos yung kanyang production. Kaya ngayon pa may interview sa Chicken Talk, baka kailangan doblehin yung production niya. Walang iba kundi si Romel Magwili. Sir, Kosyal, Kosyal, magandang umaga po. Okay. Si Romel po isang konsyal dito sa Tanay. Last term na? Yes, apo. Bumati ka muna sa mga taga Tanay at sa lahat ng nanonood sa Chicken Talk. Magandang umaga sa inyo lahat at sa mga manonood, sa mga sumusubaybay sa Chicken Talk, ni Kalando at sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Tanay at sa mga kapwa ko mananabong at mga nag-breed ng manok panabong. Yun. Mukhang hindi ako mahirapang mag-interview dito. Masarap kausap mga politiko eh. Magaling magsalita. Anyway, mas kilala ka doon sa term na Rambull eh, di ba? Yes. Bakit ba naging Rambull? Dati na yan, pinangalan natin trade name nung ating hanap buhay before. Hanggang nag-shift sa restaurant. Ano ba unang Rambull? Rambull ay dating parang karnihan yan eh. More on beef. Okay. Yan ang hanapbuhay natin. Nakalinya tayo sa baka, then na-shift sa restaurant lately. Okay. Ayan ang kuan, kaya naging Rambulls. Yan naman ay galing sa hinango sa pangalan natin. Para ka pa lang yung mga
sila Phil Mars, yung mga butcher. Butcher ng New York daw yung mga yun. Kaya yung manok nila, pangalan butcher. Ah, ganun. Oo, mga butcher sila sa New York. So, ikaw ay isang butcher din. Parang ganyan. Okay. Ganun. So, paano from a butcher, napunta ka sa pagre-restaurant? Yes, oo. Then, talagang fashion naman natin ang pagmamanok. Kaya simula noon, nung mga early years, mga bata pa tayo, on and off, nagbe-breed na rin, pa konti-konti. Kanino ba naman ang pagiging sabongero mo? Ang lolo ko, parang dating stockholder ng sabungan ng Coun, pero hindi ko siya inabot na nagsasabong. More on doon sa mga anak niya. Sabungan sa ng tanay? Yes. Yung mga tiyuhin ko, kaya puro magsasabong yan. Pero ang tatay ko, hindi naman sa amin, sa pamilya, walang nagsasabong, ako lang. Okay. Kaya nung bata pa tayo, na nag-start tayong mapunta ng sabungan at the early age of 12, mga grade 6 at okay. Grade school, napapasyal na tayo ng sabungan. Napapasok na ng sabungan. Oo, sinasama tayo ng mga kamag-anak natin. Uh-huh. At nagagalit nga yung ibang kapatid ko, bakit daw kinukonsinti ako ng nanay ko. Kasi pagka-linggo, naliligo na ako niya, mga after lunch, liligo na. Pa-simple yan, inaabutan ako ng nanay ko ng naabutan ako ng konting panggastos papunta sa sabungan. At ayun, kaya nagagalit yung ibang kapatid. Hanggang ganun ah, nagtuloy-tuloy. Bakit? Paborito ka ng nanay mo o talagang mahilig din nanay mo sa sabong? Hindi naman. Siguro, maaaring kinukonsinti na nga. Kaya, kaya yun ang story. Doon nag-start ang hilig natin sa pagmamanok, pagsasabong. Umibili na tayo ng mga maliliit na manok noon, mga batang manok. Inaalagaan natin, siyempre, parang alagang bata, ganun. Okay. Alam mo, late ko na nakita yung ano eh, yung sabungan ng tanay. Ano ba yung sabungan ng tanay nung araw? Kasi masayang sabungan yan eh. Although wala na ngayon, no? Oo, yan. Dati sa tanay, nung bata pa tayo, medyo isa sa maganda yan dito sa baybayin natin. Okay, okay. Then, at saka malakas ang sabungan niyan noon eh. Kaya pag yung mga regular na, kasi noon ang sabong Sunday lang eh. Kaya yung mga magsasabong medyo excited pagka Linggo. Kaya kumbaga full house. Tama. Kaya nangyayari noon, talagang masaya ang sabong. Ano ba nangyari sa sabungan? Binenta? Natapos yata yung kontrata sa lot owner. Doon sa may-ari ng lupa? Yes, oo. Okay. Eh ngayon naman ang permitting medyo nalipat sa local government. So ngayon ang nag-aayos ngayon ng permit ay ang local government. So ngayon na naghahanap ng site para pagtayuan ng panibagong sabungan ng tanay. Kaya hopefully maiayos sooner dahil medyo na nalulungkot na yung mga manlalabong ng tanay. Alam mo na minsan ako nagpatakbo ng sabungan ng pilya. Yes. Karamihan ng ano ko, ng mga mananabong galing din ng tanay. Tanay. So ang talagang karamihan ng mananabong nasa tanay, di ba? Totoo yan. Kaya parang ang hirap isipin na ang tanay mismo walang sabungan, di ba? Mas malaking tayo yung isa sa pinakamalaking bayan dito sa eastern side. So yan ang project mo ngayon. Hopefully maiayos natin. Okay. At yan ang medyo kinukuha sa atin ni Mayor na maiayos natin ang sabungan dahil alam niya yung nasa linya tayo. Then at the same time, gusto na rin niya mabigyan ng kahit papano konting hanabuhay yung mga nakadepende sa industriyang ito. Kailan ka talaga nag-umpisang mag-seryosong breeding? Yung may farm ka na? Siguro way back mga more than 10 years na din. Okay. Nag-start tayo mag-breed, then nagko-commercial, then nakipag-tie up sa ilang kaibigan. Okay. Then parang contract breeder. Oo. Na lahat ng production natin binibigay natin, kinukuha niya. Okay. Then lately, ayun, nag-sarili na lang tayo ng breeding. At nag-benefit naman tayo sa kanila at the same time doon sa mga nakapartner natin. At saka doon sa last nakapartner ko kasi more on nasa breeding side ako, siya naman yung nasa laban. Okay, paano ba pag contract breeder ka? Ang materials galing sa kanya. Financer. Yes. Okay. So bibigay siya yung materials, yes. Ikaw magbi-breed. Nagbi-breed, yes. Yung production bibili niya. Kinukuha niya lahat. Siya yung gumagastos monthly. Yes, nagbibigay siya ng mga pandagdag sa gastos. Okay. Then ayun, lahat ng production, lahat ng stags, dinideliver natin sa kanya pag yung kuha na ng harvest. Doon sa case mo, lahat
Yes, kinukuha lahat. Niya. Oh, lahat. Hindi pareho sa iba na namimili. Namimili. Oh. Yun, lahat. Lahat naman. Okay. So, naging maganda naman. Okay naman. Maganda naman. At doon natin na nakuha na, kumbaga na practice natin ng gusto yung pagpo-produce ng hundreds by hundreds, ganun. Okay. Itutuloy po natin ang ating interview with Romel, Consial Romel Magwili. Pagkaraan itong mga konting paalala galing sa ating mga sponsors. Pabalik po ang Chicken Talk. Nakakuha ko lang gray niya before, then binibreed ko, then dati medyo kuhan ako sa hatch talaga pag sapple. Okay. More on grays, regular gray, okay. At saka yung ngayon lately nagsusweater kasi maraming naghahanap ng gwapo . Walang maaga sa aming mga nag-aalaga. Ito ang aming tradisyon. Sa bawat hamon, laging may kasama. Sa lahat ng paghahanda, sipag at tiyaga ang puhunan. Bawat laban, may kapang nararamdaman dahil kami rin ang nakasala. Ito ang kwento namin. Mabuhay ang buhay sa bungero. Salamat sa Thunderbird. Naku! May sipo na. Baka maging pisik at halak pa yan. Ano bang epektibong gamot para dito? Etong gamit ko. Magandang umaga ho. Para sa sipon, pisik at halak, Promoxtil. Ano ang pinakaiba sa gamit niya? Amoxicillin? Tylosin? Pareho lang pala. Eh bakit Promoxtil ang recommended yun, Doc? Mas murang Promoxtil, pero singaling ng iba. Promoxtil by Thunderbird. Sa bisa at presyo, tapat! Sabongero, tunay na mag-inuko. Magandang umaga mga ka-Chicken Talk. Ang inyong best friend, Jack Gagalak ng Liveware Gamefarm at ng Livewire Gamefowl Academy. Nung nakaraang episode, ay may pangako namin sa inyo na dudugtungan natin yung pagremedyo dito sa mga inahin na nangangain ng itlog. Ang unang step natin is remedyohan natin yung kakulangan sa bitamina, minerales at nutrisyon. Yan nga, gaya ng nasabi ko, maaaring o malamang sa malamang ma-check natin yan. Pero paano naman yung mga taon na ang binilang na naging habit na talaga yung pagkain ng itlog? Minsan nga hindi na kinakain . Habit na lang. Binabasag na lang. So, sa pen, wala tayong magagawa. Hindi natin alam na nakain na yung itlog. Makita mo, balat na lang or yung egg white na lang or egg yolk na lang. Kain na yung balat. Vice versa. Usually nilalagay sa battery type kasi yung battery type, pag umitlog, gumugulong yun pababa. Eh kapag habit na ng manok, maliwala kayo at sa hindi. Hindi na po makagulong. Pag itlog pa lang, paglabas sa puwerta niya, eh babanata na po ng tukayan . Gumulong man, butas na. So, habit na nung manok. So, malaking sakit ng ulo, nasasayang na lang yung inahin o kulit. Wala tayong makuhang itlog galing sa kanya, paano kung winning line pa naman? So, meron po kaming na-discover na talagang napaka-epektibo at may mga techniques din po. Okay, so meron tayong tinatawag na blinder. Ito yung ikinakabit sa ilong nila. Makakakain sila. Pero ang epekto nito, hindi nila makikita yung harap nila. Makikita nila side. Kabaliktaran ito ng sa kabayo. Yung sa kabayo, dito. Ang nakikita lang niya, yung harap niya. Yung sa mga kalesa. Dito naman baliktad. Ang makikita niya, sa side niya, yung harap niya, hindi niya makikita. Pag lumabas yung itlog, tutukay niya. Wala siyang makikita kasi nakaharang yung pakpak. So, blinder tawag dito. Nakakakain po ang manok. Nakakakain sila.
at subok ko na po ito. Ito yung inahin na, nako, sanay na na mangain ng itlog. Eh, winning line pa naman itong Bates Black na to. So, kailangan natin i-save yung itlog niya. So, kakabitan natin sa inyo ng tinatawag kong blinder. Itong blinder na ito, kung mapapansin nyo, meron siyang sungot or tulis. Ay, hindi naman tulis, kundi may nakalagay na parang stick doon na maliit. At ito, pag ikakabit, ibinubuka. Kayo mag-alala kasi galing ito sa virgin plastic, kaya hindi masisira. Ayun, mapapansin nyo, bubuka. Yun ngayon ang papasok natin sa butas ng dalawang ilong niya. Huwag kayong mag-alala. Makakakain siya, makakainom. Pero hindi niya matutuka yung itlog niya. So ganito yan. Kapag ito ay kinabit natin sa ilong niya, mamamalag yan. Pero it will take only 2 to 3 minutes. Magiging normal na sa kanya lahat. Okay? So, dito, tutusok, at dito. Okay, mag-alala. Okay lang yan sa kanya. At, yan, parusa na rin niya. Kaya siya ng kaya ng itlog. Pero, di naman natin siya tinotorture dahil ito naman ay makakakain. Okay? So, meron lang akong napansin dito sa tagal ko nang gumagamit ng blinder, may napansin ako na mas magandang gamitin yung mga dark colored kaysa sa light. Meron kasing lumalabas dilaw nito, green. So maganda yung red, yung orange, okay din, at yung brown. Kasi kapag light colored, para bang natataranta sila at araw-araw, para bang naiirita sila. Hindi kagaya nitong dark colored na para bang may harang lang. Okay? So ganito yan. Hahawakan dito sa pulok nung naghahawak dahil papashootin natin yan doon. Okay, so ilagay natin yung talagang tamang kulay. Itong brown. Okay, so ibubuka to. Ganyan. At isushoot natin doon. Ayun na. Ganun lang kasimple. Papalagyan sa unang isa, dalawang minuto. Pero eventually, bale, wala na sa kanya. So, ang nakikita niya ay itong gilid. Pero dito, hindi niya nakikita yan. So, makita man niya yung itlog, kapag tutukain na niya, hindi naman niya kita. So, hindi niya matutuka at makakatuka po ito ng patuka. Dahil yun naman patuka, kakapkapin niya yun. Yun naman ay pakiramdam eh. So, lalo na kung medyo wet yung patuka natin, kayang-kaya nilang sabsabin yun at makakainom. At pag nasanay na sila niyan, bale, wala na yan sa kanila. Parang parte na lang ng buhay nila yan. Ayan, mga kaliga. Ito at marami pang iba ay masasaksihan nyo, magagawa nyo, at matututunan nyo ng live at actual dito sa Liga or Livewire Gamefowl Academy. Kontakin nyo lang po ako kung gusto nyo mag-enroll. Mura lang po ang tuition fee at napakasaya po natin dito at eat all you can po. Ito po ulit ang inyong lingkod, Jap Gagalak ng Livewire Game Farm, Liga, Livewire Gamefowl Academy. At kayo po ay nanonood ng numero unong programa sa telebisyon tungkol sa panabong na manok, Chicken Talk. Okay, nagbabalik po tayo dito sa Chicken Talk. At ngayon po, September 29, Sabado, break ng World Pit Masters Cup. Pero bukas, yan ang hindi nyo dapat palampasin kasi Grand Finals na. So, malalaman na natin kung sino ang champion. At ito na ang pinakamalaking international derby sa kasaysayan ng Pilipinas. 440 entries po lahat. So bukas, malalaman natin sino bang magka-champion dyan. Siguradong ang magcha-champion dito eh kailangan mag-produce ng mga 2,000 stag next year. Tama. Di ba? Kasi talagang uubusin ng
ang production niyo. Yes, sir. Anyway, balik tayo dito kay Consial Romel. Consial, medyo interesado lang ako. Paano ka namili ng mga breeds na umpisahan mo? Kasi dati contractor ka. Mm-hmm. So, yung partner, yun na nagbibigay siya na i-breed mo. Mm-hmm. Sa dami ng na-breed mo, doon ka ba nakapag-decide kung anong mga bloodline na itutuloy mo? Bago ako nagpumasok ng pakikipag-tie-up sa breeding doon sa ilang kaibigan natin, bumibili na ako ng mga breeding materials before. Para sa sarili mo? Yes. Then, mga kalalawigan natin kay Boy, yung mga Grace na mga green leg. Okay. Ayan, Boy Diaz? Yes. Boy Yao. Ah, si Boy Yao? Yes. Super yung mga talisayan yan. Nakakuha ko lang mga gray niya before, then binibreed ko. Then, dati medyo kukuha ako sa hatch talaga pag sapol. Okay. At the start, parang kumbaga, parang hatchman talaga tayo. Mm. Then, incidentally naman, yung ating nakatayap, ang hawak niyang breeding material ay regular gray, okay, tsaka male sims hatch, at tsaka yung mga ilang mayahin niya. So parang so okay nag-enjoy. Nag-compliment doon yes, sa kumbaga sa ating hilig. Then, ayun, nagtuloy-tuloy sa ganong kwan at hanggang ngayon, meron ba yung ganon ang kwan ng breeding natin. Okay. So ngayon, ano mga binibreed mo? More on grays, regular gray. Okay. At saka yung, ngayon, lately, nagsusweater kasi maraming naghahanap ng gwapo . Gwapo at magaling. Diyan ka wag, magkakamali na sasabi na hindi sasakay sa sweater bandwagon. Yes. Kasi si Boy Diaz, sinasabi niya sa akin, diyan daw siya nagkamali. Mm-hmm. Magandang bandang huli, wala na siyang customer. Di ba? Kasi mayahin din siya, di ba? Oo. Nagarito siya sa tanay . Oo. Yung kanyang mga Marion Rose. Marion Rose, yes. Ngayon, noon naman, nag-sweater na tayo. Okay. Kinuha na sweater Gilmore. Meron na rin naman tayong mga pailan-ilan yan. Okay. Pero nitong lately, nung medyo nagkuha na nga tayo na magpasok ng ibang ng light foul, ay kumuha na rin naman tayo doon sa mga kaibigan natin na nag-champion last year sa before siya nag-champion sa Pitmaster. Okay. Nakakuha naman tayo. At kaya nung after na mag-champion siya, ang kaibigan natin, medyo humirap ang pagpunta sa kanya. Tama, kaya gaya lang sabi mo kayo na, kailan nila mag-produce. Sino ba yan? Sino ba yan? Si Pau. Pau Lumalbar. Ah, kay Pau. Yung kaibigan natin. So, humirap na yung pagpunta sa kanya. Kaya tama yung sabi mo siya na... Siya yung defending champion eh. Yes, kaya tama yung sabi mo na pag yung magpa-champion ngayon sa Pitmaster, kailangan niya mag-produce ng marami-rami. Totoo yan. Kasi talagang... Para sila Boyet ngayon. Mm, si Boyet yes. Season, di ba? Mm-hmm. Dalawang beses ng champion sa Pitmaster ngayon. Yes, hindi malamang paano mabibigay yung mga ano. Uh-huh. Okay. Demand. So, yan. Sa pag-breed naman natin, medyo masaya naman tayo. At sa pagiging member natin ng RGBA, nagiging masaya naman tayo dyan sa dakpo natin. At medyo namimiss na rin natin yung pagiging, sabihin natin, makabaga ulit ng title. At kasi before, nakakuha na naman. So, ngayon, medyo nasa... Sa RGBA ba, ano bang mga unforgettable na... Yung unang nag-champion ta, yung unang nasa contract breeding ako, nasa tie-up, nag-champion na yung ating kaibigan na binibreed using yung mga breeds na binibreed natin. So okay. Medyo masaya na tayo noon. Okay. Then nung nag-breed na tayo ng sarili natin, sa second leg, bari dalawang second leg na nag-champion yung ating kwan sa okay. RG. Okay. So yung isang pinakang magandang pagkakataon doon, nung minsan na yung sariling laban natin at saka yung laban na ipinahandado sa kaibigan natin, nag-champion yung kanya, tayo runner-up. So kumaga isang... Breeding mo rin? Yes, so, okay. Nag-champion siya. Pero pinahanda lang sa kanila yung manok. Okay. Gamit din natin. Then finifinance ng ating kapartner sa laban. Okay. Kaya nga dahil more on sa breeding side tayo, ayun na sa mga laban siya yung nangangatawan. Okay. Tayo patingin-tingin, pusta ng konti, parang ganun. Ilang taon ka na ba, Romel? Ngayon 51 na. 51. Ito bang pagsasabong mo nakatulong sa political career mo?
Malaki rin siguro ang naitulong. Dahil depende sa lugar, exposure, yes, depende sa lugar. Yung exposure mo sa mga sa grassroots level, medyo na natatap mo yung mga tao, kabiruan mo, kakilala mo, kabatian mo, lahat 'yan kilala ka. Diyan medyo tama ka diyan. Alam mo may nakausap akong pare. Isang pare sa Bicol. Nagbi-breed ng manok. Pero tahimik lang siya. Pero alam mo sabi niya sa akin, alam mo Kalando, nakatulong sa akin yung nagbi-breed ako ng manok. Kasi ano eh, parang naging kaibigan ko maraming tao. Pati mga personal na problema nila, lumalapit sa akin. Sabi niya. Siguro nakita nila, ka-level nila ako. Eh, yun lang daw, misa. Pag nasabungan siya, hindi niya napipigilan sumigaw. Ay ko, Father, yung kalma ka pag nasabungan ka. Medyo itatali mo kami. Anyway, Father, alam mo kung sino ka. Wala siya ngayon. Nasa, ano, nasa Canada siya. Doon siya tinapon eh. Mm-hmm. Parang missionary work eh. Mm-hmm. Kaya puro Facebook lang siya ngayon. Anyway, kung pare eh, nagbibreed, tayo pa kaya mga politiko. Yes, Anyway, so, Romel, sa ngayon, anong mga crosses ang ginagawa mo? Ang pinakang foundation blood dito ay more on grace, regular grace. Grace, At saka yung... Ito yung gray galing kay Boyaw o meron ng halo ito? No, meron ng nakuan. Sa kaibigan din naman natin sa Bacolod, si Joey. Yung kay Mami Lacson na line. Joey Lacson? Yes, yung double nose niya. Ng regular gray o yung silver gray. Then meron tayong Mel Sims, merong may Sue Wilson. Yes, yung mga Sue Wilson hatch before na yung more than 10 years ago naka-acquire tayo kay Edwin ng Aranyes. Yes. Ng mga kwan natin ng Sue Wilson. Okay. Then yung Mel Sims naka-acquire tayo ng hatch. So yun ang para sa akin yun ang medyo karamihan ng materialis mo locally acquired na. Yes. Dati noon, yung mga gamit natin, yung mga imported, kasi yung pinag-breed natin dati noon. Maraming imported yun. Maraming imported yun. Kilala natin. Yes, Nakasabay ko sa Amerika yun eh. Oo. Tsaka si, parang... Saka maraming pambili na imported yun. Kaya yun. Anyway, magpapatuloy po tayo sa ating interview with Consiel Romel Magwili. Bigyan daan lang po natin ang ating mga paalala galing sa ating mga sponsors. Consiel, sabi mo 200 na produce mo, naubos na. Last year, ganon kagagaling ang manok mo? Kasi last year, nung mga kumuha sa atin, yung ilan, naghabol ng stag breeder. Kaya ng stag fighter. Talaga? Oo, naghabol sila ng stag fighter. Walang maaga sa aming mga nag-aalaga. Ito ang aming tradisyon. Sa bawat hamon, laging may kasama. Sa lahat ng paghahanda, sipag at tiyaga ang puhunan. Bawat laban, may kapang nararamdaman dahil kami rin ang nakasala. Ito ang kwento namin. Mabuhay ang buhay sa bungero. Salamat sa Thunderbird. Ganyan ang sabungero, tunay na mag-inuko. Magandang araw po dito sa mga pitik ni Kalando. More on announcement tayo ngayon, no? Kasi marami nagtatanong sa akin. Ano raw ba ang pwedeng gamitin sa Pitmaster Stag Derby, Stag International? Kasi banding season na. So, iba nag-iisip ano bang pwede nilang ilaban doon. Para po sa September na Pitmaster 9 Stag International Derby,
ang gagamitin nyo po ay yung local banded, no? Local banded. Ngayon, kung gagamit po kayo ng bakbakan banded o digmaan banded, eh at your own risk na ho yan kasi syempre mas bata yun. Mas bata ang local, ang digmaan banded at bakbakan banded pagdating ng September. Which is allowed natin yung local banded. Ibig sabihin ng local banded, banded ng GBA, under PIGBA, banded ng any association under PIGBA. Yun naman mga under ng PFGB o Pambansang Federation, lahat po ng local banded under ng mga association under Pambansang Federation. Of course, pagdating ng November, kasi dalawa yung international derby ng Pitmaster, sa November po, hindi na pwede yung local banded dahil magulang na sila. So, ang pwede na lang ay bakbakan or digmaan banded. Ha? Pagdating ng November. So, yung mga nagtatanong sa akin sa Facebook, may mga nagtetext, ano raw ba ang pwedeng gamitin sa Pitmaster Ninth Stag International Derby. Sa September, malinaw po yan, local banded at bakbakan or digmaan banded at your own risk. Ha? Hindi po inuobliga kayong maglaban ng bakbakan or digmaan. Pero nasa choice na yun. Kung tingin nyo, pwede manok nyo. Pero syempre, medyo magulang ng konti yung bakba, yung local banded. Pagdating po na November, hindi na pwede yung local banded. Puro either digmaan or bakbakan banded na lang po. Ayan, para malinaw. Kita-kita po tayo sa 2018 World Pit Masters Cup. Ako po, inyong sa Chicken Talk, Kalando Lusong, dito sa mga pitik ni Kalando. Mabuhay po kayo! Okay, nagbabalik po tayo dito sa Chicken Talk at nandito pa rin tayo sa Rambull Gamefarm dito sa Tanay Rizal. Bago tayo magpatuloy, gusto ko muna i-congratulate yung kapatid ko, si paring engineer Sunny Lagon. Eh, siya nagsabing kuya niya ako eh. Alam mo, 1998 magkasama na kami niyan eh. Sabi niya nung araw gusto niya sumikat sa sabong. Sabi ko, manalo ka lang, ako bahala magpasikat sa iyo. Ayun. Anyway, congratulations pare. 7 wins out of 7 fights last Sunday sa World Pit Masters Cup 220,000 entry fee 1 day 7 stag derby. 27 big time entries yung naglaban dyan. Solo champion. Solo champion, pitong panalo. Mm-hmm. At syempre, congratulations din kay Governor Eddie Bongplaza, solo runner-up, 6 points. Ha? Mm-hmm. Kaya, ang gagaling nyo mga idol. Anyway, alam mo, yan si Paring Sunny, nung araw, ayaw niya magbenta ng bullet, yung babae. Sabi ko, pare, pag hindi ka nag... kailangan magbenta ng mga babae na manok para mag-bridge sila, na matatawag nilang Sunny Lagon or Blue Blade. Mm. Doon ka sisikat. Kasi sa mga kanto-kanto, pag-uusapan ka na. Eh, pag hindi ka nagbenta ng bahay, mahirap yun eh. So, eventually nagbenta rin. Eh, ngayon, after ilang taon, sabi ko, di ba tama sinabi ko ngayon, pinag-uusapan ko na sa mga kanto-kanto, sa mga chicken to. Eh, sabi niya, oo nga. Anyway, yan na pare, natupad na pangarap mo. Consel, sabi mo, 200 na produce mo, naubos na. Last year, oo. Ganon kagagaling ang manok mo? Maaaring siguro naman kasi bumalik sila yung mga kumukuha sa atin ng manok before nung especially last year nung istagan medyo naubos na yung na-produce natin hanggang bago nagtapos yung istag season ay naubos. Ano dahilan? Bakit hanggang ganun lang pinaproduce mo? Yung material ko last year, medyo limited yung nagamit kong breeding material. Okay. So hanggang doon lang ako umabot ng ng production kasi ngayon medyo dinagdagan natin. Kaya medyo may manok pang nakikita ngayon. Mm-hmm. Tsaka medyo maaga pa naman yung labanan. Nasa first leg pa rin tayo. Mm-hmm. Kasi last year nung yung mga kumuha sa atin, yung ilan naghabol ng stag breeder. Ng stag fighter. Talaga? Oo, naghabol sila ng stag fighter. Eventually, nag-kwan sila,
nag-third place yata na. Okay. Before nung mga kami naman nung last year naman nung 2 years ago. Mm. Ganun din na nag-third place din sa stag breeder naman. Oo. Kaya saka, ng RG. Pag sinabi mong medyo lumabang ka sa stag breeder sa RGBA, mabigat. Oo. Kasi sa dami ng entry. Oo. Eh ngayon RGBA dinayo na ng ibang mga breeder, hindi lang taga Rizal, di ba? Medyo masikip na talaga. Oo. Hindi na pwedeng parang inaabot na ng ilang entry ng isang stag circuit. Madami nang. Di ba? Dami na. At saka medyo talagang masikip na yung kan bago ka makabuo ng bago ka makabuo ng 3 points, medyo mabigat-bigat. Pati sila Arman Santos kasali, yes, masali na rito, di ba? O kaya nandiyan na sila lahat. Iba na labanan. Okay. Anyway, anong plano mo na ngayon na sabi mo nauubos yung production? Mag-i-increase ka ba? Oo, magdadagdag ng production ngayong year na to, at saka gusto rin naman natin kahit pa paano yung pagkatapos ng stag season, saka medyo napapasyalan pa rin tayo ng mga kaibigan natin nangangailangan. Para year round medyo nakukuhan tayo. Okay. So nagdagdag ka ng materials? Yung mga breeding material natin na nadagdagan naman ngayong year na to, so hopefully makaproduce tayo ng mas marami-rami this season para naman makapag-pagulang-gulang tayo ng manok. Okay. Kumusta rito sa lugar mo? Kumusta ang breeding dito sa lugar mo? Dito, sa taas medyo mahirap magpa-itlog, kaya sa baba kami naglalagay ng layers ng ng breeders. Para medyo madali-dali yung pagbuo. Sa sarili ng incubator o nagpapapita? Dinadala lang natin sa Marikina. Sa Tonis. Oo, sa Tonis. Okay. Yes. Romel, may magmamana ba ng pagiging sabungero mo? Dito medyo bata pa yung mga bata pa yung kwan, at mukhang walang nung sa ngayon, wala pa nakikita ng hilig. Baka, pero ina-expose mo sila? Ina-expose naman at napapasyal-pasyal. Mm-hmm. Pero parang hindi pa natin nakikitaan. Alisin mo yung tablet. Totoo yan. Baka... Hindi, dapat mag-invento na ng laro na sa tablet ng manok. May manok para... para yung mga bata hindi pa wala yung hilig sa sabong. Gusto ko lang mabalik doon sa negosyo. Mm-hmm. So, ngayon si Rambull Restaurant, parang paboritong pit stop na ng mga okay. Ano ba, what do you offer ba sa Rambull? More on mga baka, mga okay. Lutong baka, and mga bulalo. May mga seafood, yes, bulalo. Okay. Meron tayong mga lahat ng pwedeng lutuin na baka yung ginagamit. So yun ang kwan natin. Yun ang mga usual na niluluto natin dyan, at yun ang ino-offer natin sa mga turista natin, sa mga biyahero. At may seafoods din, okay. Yung mga tuna, yung kambing, mga yun ang mga nagugustuhan daw nila diyan. Saan galing ang baka mo? Ang baka mga more on dito sa palibot-libot, kasi mas masarap ang lasa niyan compare mo doon sa talaga pinapakain ng feeds. Kumbaga yung parang sinasabi din ng organic, kasi alam mo naman pagka isa-isa lang yung mga farmer. Ang pinapakain lang niyan purely grass. Ang dami mong nagagamit na baka. Araw-araw, isang baka. Mga pagka weekends, ganyan. Kailangan ng mga pa-isa-isang baka. Okay. So, yun. Kaya yan ang ini-offer natin, baka. So, yung mga patining ng mga farmer dito na pa-isa-isa, yun ang mga nabibili mo. Yes, oo. At pag kuha naman, paminsan-minsan may baka tayong pa-ilan-ilan. Okay. Yan ang kinakatay natin. Kumusta naman ang negosyo? Sa ngayon, ito talaga yung ghost month. Kasama pa ito hanggang... Kaya sabi nila, medyo mahina negosyo naman talaga ng panahon. So, apektado ka ng tag-ulan? Kasi yes, masyado nang biyahero. Pagka naman mga December onward, medyo doon lang tayo nakakabawi-bawi. Lamang naman tayo sa tag-araw dito. Parang resort business. Parang ganun. Tama ka. Okay. So, yan na yung pinaka-main business mo ngayon? Yan na yun ang ating pinagkukunan ng pampamilya. Hindi lang pampamilya, pansabong pa. Oo, yeah. Okay. Sige po, magbabalik tayo to conclude our interview with the Consul Romel Magwili, magmula po rito sa Rambull Game Farm. Magbalik ko ang chicken to. Paul. Pag nagmahal.
Ito yung Melsims natin, Melsims Touch. Na yun naman yung ginagamit natin sa cream. Melsims over silver gray. Kapareho yung isa. Kapareho yung yari. Half and half. Ito yung Melsims natin na pinin-in Melsims na breeding. Ito naman yung straight na sweater na galing na kinuha natin sa kaibigan natin kay Pao. Eh ako naman, ang panuntunan ko naman, mas maraming namamatay na pula kaysa sa gray. Kasi nakikita lang nila yung gray dahil medyo kakaiba. Saka yung patama niya, yung baon ng palo, hindi ganun kalalim. Kaya magtataka kami saan pumalo na ng dalawa, tatlo. Ganyan ang sabongero, tunay na mag-inupo. Produktong pinagkatiwalaan sa buong mundo. Mayaman sa iron at iba't ibang bitamina. Tiyakin na may Thunderbird logo upang masiguradong epektibo. Red Cell, kaligana ng Thunderbird Power Bet by Thunderbird, the winning formula. Okay, we're back dito po sa Chicken Talk with the Consul Romel Magwili. Tulad ng sinabi ko, bukas huwag niyo kalimutan, Grand Finals na ng World Pit Masters Cup, Master Breeders Edition 9 Stag International Derby, 440 entries. Bukas po, pinakamahina 100 fights ulit yan. Hindi lang siguro, baka mga 1, buti pa ng mga 120. Okay. Anyway, Consul Romel, ano ba plano natin sa politika? Malapit na eleksyon. Baka mag-kwan muna tayo ngayon, mag-pahinga, mag-concentrate muna tayo sa breeding. Kaya medyo kailangan natin magdagdag ng production para... Third-termer ka na. Yes, hindi ka na mag-mayor o vice-mayor? Hindi na muna. At baka mag-concentrate muna tayo sa breeding. Okay. Magtatayo ka na lang ng sabungan. Hopefully, baka sakali. Okay. Mm-hmm. Yan ang masarap puntahan na sabungan dahil sigurado palagi kung ano yung pagkain sa rest. Sa Rambull, nandiyan din. Kaya magkapatid yun. Okay. Lahi nyo rin ba politiko? Wala din eh. Wala. Medyo hindi rin kwan sa aming pamilya. Pero napunta tayo doon. Uh-huh. Siguro more than 20 years na tayo sa public service. Uh-huh. Kaya nag-umpisa ka as konsel na agad, barangay kagawad muna. Nagbarangay kagawad, then naging vice mayor na tayo ng isang term. Ah, talaga? Yes, noong 2001 hanggang 2004. Okay. Then balik tayo as konsel. Oo. Kaya ayun, ito naman last term na tayo. Last term na yun. Okay. Kanina nabanggit mo, Konsel Romel, na nahilig ka more on hatches. Yes. Anong dahilan? Parang mas
mas nakukuhan ko yung mga hatches kasi parang mas reliable para sa akin dahil ang breeding mo, parang safe yung breeding mo, laging namamalo. Pero siguradong namamalo. Malayo sa takbuhan. At saka siguradong namamalo. Kaya lang namimili ako ng hatch. Ayaw ko naman yung hatch na medyo sumasagasa. Sagasa. Kaya medyo gusto ko yung marunong ding bumitbit. Kaya yun ang hatch na naging kwan ko, yung criteria ko sa hatch. So ngayon may mga breeding ka dito talagang pure hatches lang? Meron. Karamihan naman halos kwan lang. Puro two-way cross ng hatch, three-way cross ng hatch, ganun. May manipis na gray. Okay. Ganun. Yun ang, so nagbebenta ka rin ng mga breeding material? Apo. Yung nagbebenta naman, yung mga ilang kaibigan natin, nakakapag nabibigyan naman natin pag kailangan nila. Okay. At kaya lang, pinipili muna natin yung para sa atin. Then the rest, yung kapatid or yung ano yan, pwede naman. Ano naman na gustuhan mo sa gray? Ang gray, parang sa nakita ko, parang universal blood na pwede mong ilagay kahit saan. Pwede mong ilagay sa light fowl, pwede mong ilagay sa kapwa niya. Hatch. Okay. Kaya mas nagugustuhan ko siya. Kaya nga lang medyo ang breeding material noon ay hindi matataas na manok. Kaya kailangan mong medyo alam mo yung paglalagyan mo sa kanya para mabatak mo yung station. Hindi mo ba pinoproblema yung may araw na talaga mga talisayan yung hirap manalo? Sabi nila. Ako naman, ang panuntunan ko naman, mas maraming namamatay na pula kaysa sa gray. Kasi nakikita lang nila yung gray dahil medyo kakaiba. Pero bilangin mo yung naglalabang pula at yung namamatay na pula. Ba may katwiran ka doon? Mas marami. Kaya hindi ako nadala doon sa ganong kwan. Yung nangungulay sa gray. At saka pag namamalo ang gray mo, walang malas na araw yun. Masabihan kasi ng mga old American breeder, if it's not red, it's dead. Pero ngayon, dito sa atin, grabe na lahat na ng kulay. Lahat. Yes, Ultimo sa pitmaster. Itong itong elimination. Lahat ng kulay ng manok makikita mo. Tama ito. Hindi mo na pwedeng biruin ang kulay. Kaya nga parang nagtatago na lang sila doon sa kulay. Saka marunong na rin mga breeder. Parang bihis na lang yung kulay. Hindi mo alam kung ano yung loob nun. Totoo yan. Diba? Anyway, ikaw, hindi ka mahilig sa off-color? Yan ang medyo hindi ko nahiligan. At especially yung bulik. Talagang pagka-bulik, medyo hindi ko magustuhan. Kaya pagka minsan nag-ukuan tayo. Ano ayaw mo sa bulik? Parang nakagisnan ko lang na para bang siya yung nagkaroon ako ng isang kulay na kalaban ko. Parang ganon. Para pagka ako'y nanonood ng sabong o namumusta-musta, basta bulik. Alam mo na sa kabila na, o sa kabila na ako. Parang ganon lang. Okay. Kaya pagka nagpalalo si bulik, patay tayo. Patay. Pero pagka naman napagtalo sila, yun, masaya tayo. Parang ganon. Okay. Ano experience mo? Lamang matalo o lamang manalo? Sa bulik. Parang mas, para sa mga natatandaan ko, mas lamang ang namamatay na bulik. Ganon. Siguro magulo yung linyada. Especially sa hackpipe. Okay. Pero sa taas, medyo... Hindi, kasi iniisip ko rin, mahilig ka sa hats, kaya medyo di ka ganun kahilig sa off-color. Mare. Diba? Ang isang problema sa off-color, which is, na kikita natin, mahina sugat mo. Yes, yun ang madaling isa. May style, may kanya-kanyang medyo offbeat ng konti, pero karamihan ng off-color pag tinamaan, tsaka yung, wala na. Tsaka yung patama niya, yung baon ng palo, hindi ganun kalalim. Tama yun. Kaya magtataka ka minsan, pumalo na ng dalawa, tatlo, pinalo, hindi pa nakasakit. Tama ka. Anyway, nagpapasalamat kami, pinagbigyan mo kami rito. Ano ba mensahe mo sa mga nanonood? At ano bang pwede mo impart sa kanila na natutunan mo sa karanasan mo sa pagbibreed? Sa pagbibreed, talagang kailangan medyo mamuhunan sa breeding material at saka kumuha talaga ng manok doon sa nakala nating nakikita nating nananalo. At saka yung
pag nagbi-breed ka, medyo hindi rin naman lahat ay tama. Kailangan din na unti-untiin mo. Then kung sino yung inaakala mong paborito mo o gusto mo dahil nananalo sila, doon ka mag-concentrate or doon ka mag-focus. Okay. At kung maaari, pagka nagbi-breed, talagang sa breeding side. Kumbaga yung talagang bisyo eh, gawing negosyo talaga. Huwag yung more on bisyo lang. Okay. Para nasa ganun. Nasubukan mo naman ang mag-serve ng kalunang manok sa restaurant mo. Yung mga babae natin. Ay, ganun. Yung mga kinakal natin yung mga pulit. Ayan. Niluluto natin yan doon sa in-serve restaurant. Mo. Ginagataan. Nakalagay ba si Mino na talagang parang classified as native na sila. Okay. Kala ko adobong hats. Wala na, may linyada pa. Okay. Salamat ha. Salamat kong siya. Okay. Maraming salamat. Papasalamat po kami. Siyempre sa aming sponsor, Thunderbird. Sir Rick Alba, Sir Francis Martinez, and Albert Uy. And of course, Mr. Roger Go of Scratch It. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta dito sa Chicken Talk. At siyempre, kayo ng mga viewers ng Chicken Talk, nagpapasalamat ako kasi alam mo, feel ko talaga na gano'n na sila karami. Kasi kahit saan ako nandun, merong magpapapicture, merong, di ba? So, maraming salamat sa inyo ha, sa pagtitiwala dito sa Chicken Talk. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay dito sa Chicken Talk. At doon po sa mga nasa abroad, ha? Ibalita nyo na sa kanila na magkakaroon tayo ng website kung saan mapapanood nila lahat ang mga episodes ng Chicken Talk, pati na yung Super Sabong. So, ang problema kasi natin sa Facebook, minsan nagpost tayo ng laban, minsan may nagre-reklamo. Mm-hmm. Di ba? So, nababan tayo, nasasara yung ano natin. So, kailangan na natin magbukas ng sariling website. Abangan nyo po yan. O inyong ka-Chicken Talk, kalandulusong, nagpapasalamat sa inyo at mabuhay kayong lahat. Magkita-kita tayo bukas sa Pitmasters. Sabunero, sabunero, ganyan ang sabunero, pag nagmahal ay todo-todo. Walang maaga sa aming mga nag-aalaga. Ito ang aming tradisyon. Sa bawat hamon, laging may kasama. Sa lahat ng paghahanda, sipag at tiyaga ang puhunan. Bawat laban, may kapang nararamdaman dahil kami rin ang nakasala. Ito ang kwento namin. Mabuhay ang buhay sa bungero. Salamat sa Thunderbird.